Hi guys, I'm Roy. Sa video ng ito, natapusin na natin yung computer table natin. So, let's start. So, dito sa computer table natin, ang ilalagay na lang natin yung drawer guide para dun sa pull-out na lagayan ng keyboard. Tapos, ilalagay na rin natin yung backerboard para may stable na yung ating computer table. Tapos, isi-setup na natin siya dun sa paglalagyan. So first, gawin muna natin yung sa patungan ng keyboard. Gawa na naman tayo ng video about dun sa pag-install ng ating mga drawer guide. No? So, papakita ko na lang yung pagkabit namin. Tapos, so kung gusto nyo, sundan nyo na lang dito sa taas. So, ikakabit na natin yung kanyang backerboard. Backerboard nito, pwedeng wala na siyang glue. Kahit rekta na pako niya na lang. Personally, kapag kasi i-glue mo siya, kung halimbawa, tatanggalin mo or i-repurpose mo yung project, mas madali kapag tatanggalin mo lang yung backerboard. Kahit naman wala siyang glue, matibay pa rin siya, hindi siya gagalaw-galaw. Para ko nalaman, kasi yung mga cabinets namin dito sa shop, yan, yung mga yon, walang glue yung kanilang backerboard. So, stable naman sila. Square. Isipin nyo, ginagamit namin siya for squares, mga ganyan, para magpantay-pantay ang aming mga gawa. So, wala siyang problema kahit walang glue. Basta yung backerboard lang, ha? So kung napansin niyo po, hindi ko iniskwala yung paglalagay ng backerboard. So, bakit hindi ko siya iniskwala? Kasi itong backerboard natin, alam ko, tsaka sigurado ako na 90 degrees. Ang gagawin lang natin, ipapantay lang natin lahat. So kung ipaparehas lang natin yung allowances ng lahat ng gilid, sure yan, magiging square. Siyempre, hindi siya gagalaw-galaw. Stable na siya kahit itong legs niya nag-iisa lang dito. Tsaka yung doon hindi masyadong supported. Ito talaga yung backerboard, yung magsusupport sa kanya ng buo. Lilinisin na natin yung ating ilalagay sa keyboard. And then, i-assemble na natin siya. Ilalagay na natin siya kung saan siya nakapwesto, which is dun sa taas. So kung medyo skeptical kayo, no? At,
So, hindi natin siya ni-square. Pinantay lang natin siya dito sa ating backer board. So, yeah. Kita nyo naman, square. So, magsasanding sealer na po tayo, no? So, ito po, medyo masakit sa ilong. So, kailangan nyo po mag-wear ng mask. Tapos, kung gusto nyo matuto kung paano mag-varnish, no? Send ko dito yung link. Pero, tapusin nyo muna yung video bago nyo puntaan yung mga links nila. So, kung mapapansin nyo po, no? Foam roller yung gamit namin. So, maraming magsasabi sa inyo ng mga na paggamit ng foam roller kasi natutunaw. Actually, ito magandang gamitin kapag sa varnish kasi para siyang nakaspray kapag ginamit. Pero, syempre, depende na rin dun sa stroke, no? Syempre, practice, practice, ano? Kaya lang siya natutunaw kasi merong mga low quality na foam roller. Ang ginagamit namin na foam roller na maganda, yung Stork, tapos yung isa naman, Omega. Yung brand nila, yun yung ginagamit namin sa foam roller lang. Kasi yun, hindi siya natutunaw. Na-experience namin yung Crocodile na brand. Thinner pa lang, natanggal na kagad yung adhesive niya dun sa loob. So, magkasama sa hirap at ginhawa. Yan. So, dito tayo pupunta sa ating bagong computer area. And so, ayan na muna siya, no? And so, mamaya tapusin na natin muna yung sa baba para dala-dala na yung ating pag-assemble. Dami natin lilinisin. So, ayan yung lilinisin natin. At natapos na po natin ating pag-varnish. So, papatayin na lang natin siya. Diligo lang ako. Tapos, kakabit na natin. So, pagkakabit, ready na.
kung gusto niyo pong malaman yung process from the measurement hanggang sa matapos po natin yung project, andito po siya sa playlist. Dito po sa taas. Tapos kung gusto niyo pong malaman kung paano yung pag-varnish, nandito naman po siya. Yan, dito. Click nyo lang po ito. So, kung gusto nyo po yung suggested ni YouTube, dito naman sa kabila. Yan po. So, if ever po na meron kayong questions, suggestions, or any other comments, comment nyo lang sa baba. Na-try po natin siyang sagutin. So, yun lang po. Thank you.